Hello mga dear! Namiss ko kayo sa ilang araw na hindi tayo nagkita sa aking vlog episode. Pero bago ko simulan ang video na ito, gusto kong pasalamatan ang mga writers natin from DepEd, ang ating division office sa pagpapadala ng ating mga modules. So thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, so this is our Quarter 2, Module 26, Organ Systems of Representative Animals. So nandito, okay, sa module na ito, malalaman natin ang mga characteristics of different organ system of representative animals. So after going through this module, you are expected to identify the different organ systems of representative animals. So, of course, before going through to our lesson, may you have answered the pre-test or 1 to 15 what I know questions. So, let us proceed. The characteristic of the different organ systems in representative animals is the content of our Module 26 in Quarter 2. So, ano nga ba ito? So, what happens when organisms become more complex? Like, for example, when we begin in our biology or life science, we all know that the first organism being discovered by the historian, scientist, na unang nag-exist sa ating mundo ay ang bacteria. At ang bacteria ay isang happen when organisms become more complex. How do organisms made up of billions or even trillions of cells get the raw materials needed to each and every cells? The answer is body system. Large, complex organism need many levels of organization to ensure all cells get what they need to perform life function. So, the body of an animal is like a well-organized machine capable of performing different tasks. The ability of the body to do all the things it can do is due to the special internal and external structures, both side and outside the work together in the orderly manner. So, our body as human being is very complex. So, the creator is very genius to do all the tasks. Napakaganda po ng sistema na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makasurvive in everyday life and in different situation. What's in? Animals are arguably the most complex organism on this planet. So the body is made up of many billions of cells. Or cells, which you cannot see unless you use a microscope. Special cells came together to make an organ. So the microscope is the device that used to enlarge very small organism or very small thing. So like for example, yung mga bacteria, fungal, viruses, so they use microscope or electron microscope to make them visible to our eyes. So like this, so cellular organization, so from cell, as you can see, the first illustration is a cell, animal cell. Why? Because it has nucleus in the middle. And then tissue, so tissue is composed of cells. And to have organs, we have so many kinds of tissues. And then the organs is made up the systems of an animal. Okay, so what's new? We are the most amazing organism of all living things who carries out some functions. The organ systems are interdependent, interconnected, and packaged together in a relatively small space. So what does it mean? So we are the most amazing or kamangha-manghang mga nilalang sa lahat ng mga buhay na
bagay dito sa mundo na nakakapag nakaka-perform or nagki-carry ng mga iba't ibang function. So, ang ating mga organ system ay interdependent, ibig sabihin ay tama. Sila ay dumidepende sa bawat isa. Interconnected, sila ay konektado sa bawat isa. Pag nagka-problema ang isang organ o isang system, nako, sigurado, ang ibang system ay maaapektuhan din. And packaged together in a relatively small space. Kahit maliit ang ating katawan, ito ay mayroong pagkakaiba-ibang function na maa-amaze talaga. Even though mga doktor at mga nag-aral, mga expert or specialist, sila ay namamangha sa mga discovery sa ating mga katawan. So animals are complex organisms with systems and processes that allow them to carry out activities to remain in a living condition. Yeah. So even though na we face challenges, like for example, we are in the situation na tayo ay may pandemic ngayon, still ang ating body ay nagpe-perform according sa ating mga pangangailangan to survive. So, mamaya i-detalye natin ang mga bagay na 'yan. So, in activity 1, you have to name first, even though na hindi pa tayo nag-discuss. So, you have to try to name what kind of organ system is in the picture. So, you have to choose your answer in the box below. So, anong napapansin nyo sa mga choices? Yes, tama kayo. Parang pinag-aralan nyo na to nung elementary. Tama, parang pinag-aralan nyo na to sa biology nung kayo ay nasa junior high school. Tama na nasa sitwasyon na kayo ay nasa bahay. So, galaw-galaw. At baka naman tayo ay ma-stroke. So, we have to learn something new. Okay? So, look at the picture, class. So, kung mapapansin ninyo, ano, so, meron dito na highlighted parts. Sa aking left, ano ang highlighted part? Ano napapansin nyo sa center? Yan, my heart. Tapos, may mga veins and arteries, mga litid o mga ugat. So, sa palagay ninyo, ano kayang organ system ang meron sa aking kaliwa. At sa akin namang kanan, ano kaya ito? The spine is there at the center, also the ribs, at meron ding mga parang arteries and vein. So, sa palagay ninyo, ano ito? So, syempre, sasagutan nyo muna ito. Okay? So, what do you think is the most important organ system in the body? Why? Kung sa palagay ninyo may most important, sa palagay ninyo, bakit? Do all animals have the same organ system? Sino na ang naka-experience ditong magkatay ng manok? Magkatay ng baboy? Sa palagay ninyo, may pagkakapareho ba ang parts ng mga hayop at tao? Okay. So what is it? So the human body and even the simplest animal is made up of several organ systems that work as one unit. Ibig sabihin, they work together. Ba? So hindi nakakapag-isa ang isang organ, hindi mo siya masasabing systems or system kung siya ay nag-iisa. Okay? So, the major organ systems of the body work together, either directly or indirectly, to keep the body functioning normally. The body is the chemical and physical machine. Ibig sabihin, pag chemical, it has something to do with the reaction inside. Chemical, it pertains to substances. Basically, example, ang digestion or digestive system. So, if we don't intake food, what will happen to our digestive system? Right? And physical machine
What do you mean by physical machine? Physical. So our digestive system function involuntarily. Ibig sabihin, tulog ka, gising ka, nagpa-function ang ating stomach, nagda-digest. Okay. So physical machine. As such, it is subject to certain laws. O, di ba? Hindi lang tao ang may batas, pati mga system. As long as na system siya, may batas. Okay. There are sometimes called natural laws. Pag gutom ka, sasakit ang tiyan mo, kailangan mong mag-intake ng food. Okay? Pag pagod ka, kailangan mong magpahinga. Kung hindi, ma-overfatigue ang iyong katawan. Each part of the body is engineered to do a particular function necessary for everyday living. Kaya dapat maging thankful tayo kung ang ating lahat ng system ay nagpa-function. Meron kasing iba, hindi lahat. Diba? So, the animal organ system. So, let us begin. Isa-isain natin ito. So, mabilis lang kasi ito naman ay nadaanan nyo na. Okay. So, digestive system. Animal nutrition is the process of taking in, taking apart, and taking up the nutrients from one food source. Food processing has four main stages. Ingestion, digestion, absorption, and elimination or egestion. Okay? So, ingestion, intake, digestion sa stomach, absorption sa small and large sa small intestine, elimination sa ating large intestine through our anus. Dibaga? Okay. An animal with complete digestive system where the entrance and exit of food in ways are different. They have different kinds of mechanism in ingestion depending on their evolutionary adaptation to their food. In other animals such as cnidarians, jellyfish, anemone, coral, where the entrance and exit of food and waste is the same. Ibig sabihin, kung kumakain sila sa kanilang bibig, dun din sila dumudumi. Ikadiri. The respiratory is the respiratory system. So, the gas exchange. When you say respiratory, anong pumapasok sa inyong isip? So, the lungs. So, this is an important among animals. Very important. As they required oxygen in the production of higher amount of energy compared to process of energy production without oxygen. So, air as a respiratory medium, hence, as air is lighter and have more oxygen content compared to the same volume of water. Ventilation is not much of a problem of terrestrial organism. The trap insect has a branch network of tracheal tube which responds to the problem of decreased surface area and the respiratory structure. The tracheal system opens extremely through the side of the insect through a system called a spiracle. Air enters and exits through the spiracles as the respiratory system of insect are independent from their circulatory system. So, ang galing, no? So, yung mga insect pala, nagbe-breathe ay sa gilid ng kanilang tracheal system. So, yun. Yun ang ating pagkakaiba sa mga insect, no? So, may sinabi pa dito na air as a respiratory medium. So, kung ang kailangan ng digestive system ay food, ang respiratory system, ang kailangan niya ay air. Okay. So, as air is lighter and has more oxygen content compared to the same volume of water, ventilation is not much of the problem of terrestrial organism. So, syempre, yung terrestrial land, sa lupa naninirahan, ano? So, dito sa lupa, tayo naman ay abundant sa oxygen. So, hindi natin problema ang oxygen dahil marami tayo dito. Okay? Kailangan lang mapanatili nating malinis. So, magtanim tayo ng mga
puno at halaman. So very timely dahil ngayon sumisibol ang pagiging plantita at plantito ng mga tao sa mundo. So nakaka-create tayo ng mas maraming oxygen. Okay? Next. Circulatory system. So there are different ways in which animal transport substance across their body. Diba? In animals with closed circulatory system, the circulatory fluid does not go out of the vessel. So sa mga iba't ibang hayop, mayroon tayong kanya-kanyang pagta-transport o pagdadala ng fluid sa ating katawan. Pag sinabi mong fluid, that can be blood or it can be air. So, fluid means liquid or gas. Kaya siya ay fluid kung tawagin. Exchange occurs through diffusion via thinner vessels called capillaries across the adaptive different mechanism for transport such as in fishes where a single circulation is enough. Compared to cnidarians, the gastrovascular cavity of flatworms have extensions in order to reach areas of the body far from the axis. Without their extension of the gastrovascular cavity, diffusion might not be enough in the transport of substance. Yan mga anak. So ginawang example dito ay yung mga fishes. So sila ay single circulation lang ang kailangan. So, compare daw sa mga flatworms, sila ay mayroong extension para in order to reach areas of the body far from the axis. Or siguro may part sila na talagang concentrated yung kanilang fluids. Okay? So, gastrovascular cavity. Yan. Okay? Next, the system, so particular tayo ay sa saan? Okay, sa ating vessels, sa mga arteries, yan. So, sa transport of fluids or so in amphibians, double circulation differs from mammalian, crocodilian and avian as blood is mixed. Ano ba yung mga amphibian class? Siyempre, pag sinabi mong amphibian, alalahanin ninyo yung mga amphibian na vehicle ng ating mga armies at ng ating mga coast guard na kung saan ay pwede sa tubig at pwede sa land. So, pag sinabi mong amphibian, sila yung mga animals na pwedeng mabuhay sa tubig at pwede rin mabuhay sa land. So, karamihan dyan ay mga mammalian. Ibig sabihin yun, mga nagpapadede. Nanganganak, direct, hindi nangingitlog pag sinabi mong mammalian. Crocodilian, hindi alam mo na yan. Yung mga crocodile, mga kamag-anak ng mga crocodilian na umaahon sa lupa at naninirahan din sa tubig. And avian, as blood is mixed. Mixed pala ang blood nila, OMG, oh my gatas. The presence of one ventricle does not prevent the mixing of blood. Unlike in the four-chamber heart of a mammal, kung saan pag ang ating heart ay nag-pump, yan ay blood talaga. So, yung ating red blood cell at white blood cell mixed together, yan, no? So, tayong mga mammal, tayo ay may mga four-chambered heart. Crocodilian and amphibian, where the ventricle is divided into two. So, yung heart nila, yung ventricle ng kanilang heart ay dalawa lamang, hindi natin kagayang apat. So, mixing of blood does not have major implication on amphibian as they have low metabolic rate and less need of energy. Ang lalaki nila pero hindi ganun kalaki ang energy na nakukonsume. They have low metabolic rate. Ibig sabihin, yung pag-process ng chemical process inside their body is not so fast. And they have the ability to respire through the skin, thus not needing to fully oxygenate the blood through the lungs. Wow. So, ibig sabihin, sila pala ay nakakahinga sa kanilang mga
balat. So, ibig sabihin, itong mga crocodile na ito, itong mga snake na ito, at itong mga nakakapunta sa tubig at sa lupa ng mga amphibians ay may kakayahang makahinga sa kanilang sa pamamagitan ng kanilang skin. So, not needing to fully oxygenate the blood through the lungs. Oh, perfectly, perfectly. So, di ba, new learning tayo talaga dito. Okay, the next one is the urinary system. So, kung gusto niyong pag-aralan pa ang mga amphibians, pwede kayong mag-Google or kumuha kayo ng mga biology books at pag-aralan ninyo. Kaysa sa naman, TikTok kayo ng TikTok at ML kayo ng ML, you have learned something para marami kayong stock knowledge pagdating nyo ng pag-aaral ng kolehiyo. So, the urinary system. Nanay, punta po ako sa bayan at ako po'y magpapa-urinalysis. So, anong ibig sabihin? Ano ang ititest? Ihi. Yan. So, it has something to do with the waste in our body. In order to remove waste, animals have the excretory system, which enables it to move excess salt or water in the body. Waste removal follows the following process: filtration, reabsorption, secretion, and excretion. So, yung mga yan ang mga pagkakataon or mga pamamaraan to remove waste in our body. Organisms have different waste in the form of nitrogenous waste, which they need to excrete. Excrete, ibig sabihin ilabas. Different organism have different excretory system. Such a ito, ano, huwag niyong masyadong seryosohin. Kung kayo ay kukuha ng related courses about biology or zoology, ito, ma-encounter niyo itong mga ito, no? So, in detail. So, hindi na tayo magtatagal dyan. So, you can Google it. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan na mag-research sa mga terminologies. Okay. So, the immune system, naku, napaka-intriguing part ng bahaging ito ngayon sapagkat ito ang ating ini-encourage na mapalakas ngayong panahon ng pandemic. Kailangang very strong ang ating immune system. So, ano ba ang immune system? Okay. Sabi dito, leukocytes responses to pathogens. Pag sinabi mong pathogens class, yan yung mga unfriendly sa ating body. Kailangan hindi siya makapasok sa ating katawan sapagkat siya ay makaka-harm sa ating systems, no? So, usually, itong immune system natin, nasa skin pa lang natin yung mga bacteria, may time na tayo ay kinakatina. Ibig sabihin, yung ating katawan, nakaka-experience, yung ating skin pa lang, yung ating first defense, ay nakaka-experience na ng hindi kaaya-aya, kaya nagre-react na siya, kinakati tayo. Natin ay nagsisimula pa lang sa skin, ay tayo, ayan. O kaya, bago pa lang pumasok yung alikabok or something sa ating katawan, binabahin na tayo, hatching ng hatching si madam. Yun pala, yun ang defense mechanism niya para hindi makapasok ang pathogen sa kanyang system. And then, pansinin nyo, meron tayong mga hairs ating ilong, tapos meron tayong hair sa ating loob ng tenga, tapos meron din tayong hair in different parts. So, yan, mechanism yan para line of defense natin, the first line of defense for us to protect. Galing niya, no? Ang galing-galing talaga ni God. Talagang love na love niya tayo, kaya naman, sa first line pa lang, meron na siyang inilagay na depensa. Okay? So, the next one is the endocrine system. So, hormones are substances which can cause a reaction to a cell. In Greek, it literally means to excite. It is secreted into extracellular fluids such as blood or lymph and transported to different cells to elicit a specific response, which can be rapid or slow. The growth and development of the body are examples of slow and long-term effect of a hormone, while circadian rhythm, which is responsible for the sleep and wake cycles, respond to a more rapid response to our hormone. In an endocrine pathway, the reaction involves an endocrine cell
which release the hormone to the bloodstream or the lymphatic system, which is able to attach to receptors of the target cell. So the endocrine system is very amazing system. Diyan nagmumula ang ating mga hormone, samot-saring hormone na nagiging cause ng reaction ng ating mga cells sa bawat system. Naalala ko nung bumaha nitong Ulysses, lahat ng mababigat na bagay sa ibaba ng aking bahay ay naiakyat namin sa second floor, particularly ako. Pero nang tumigil ang baha at ibababa ko na, hindi ko na siya maibaba. Sapagkat alam niyo kung bakit? Ang aking endocrine gland ay nag-secrete o naglabas ng tinatawag na adrenaline, isang uri ng hormone na nakakapagpalakas sa ating katawan o nakakapag-dictate na kailangan mong buhatin yan sapagkat masisira at mababahaan. Sayang naman. So, nag-secrete siya ng maraming adrenaline sa aking mga cell para utusan ang aking system, ang aking skeletal system, ang aking muscular system. Everybody ay nag-function siya to make me strong. At nagawa kong iakyat ang refrigerator. OMG. Joke yun na mga anak. Hindi naman rep. Siyempre yung rep sa lamesa ko lang ipinatong, no? Washing machine. Okay. The next one is nervous system. So yan, dahil yan ininervyos na ako. So the central nervous system is composed of the brain, the spinal cord, while the peripheral nervous system is composed of corresponding structure outside of these two organs of the nervous system. So nervous system is very nervous system. It's a very nervous system. Okay, siya actually class ay about our brain, very important. So you know why the brain is inside our head, because it is important part of our body. Okay, spinal cord, syempre kung may head, may brain, may utak, meron tayong mga ano dyan, watch, lookout. Mga lookout, so siya yung spinal cord natin, naabot hanggang this spinal cord. So while the peripheral nervous system is composed of corresponding structure outside of these two organs of the nervous system, meron pa sila diyang mga galamay na nagsusumbong kay brain na aray, masakit. O di ba pag naipit yung kalingkingan mo, ang layo-layo nun sa brain, pero si brain nalalaman niya na saktan ka because of the peripheral nervous system. Yan. The central nervous system is responsible for data information processing, which is gathered by the peripheral nervous system. Upon processing, the CNS transmit the message again to the PNS, which the convey the message for the appropriate response. The system has evolved the increasing complexity throughout the different groups of animals. Connections among the neurons has increased, as seen in the development of the nervous system from a single nerve net to the system with ganglia group of neurons to encephalize organism, which concentration of neurons are centered in our head below, shows the changes in the nervous system or organism. Class, alam nyo yung itong nervous system, ano to, akala nyo mga tao lang nagne-network, pati system natin, the nervous system, is the network of our body. Kaya nga, makagat ka lang ng langgam, ramdam mo. Because it is the processing and information unit. So, ibig sabihin, na-interpret ni brain ang lahat ng signals na ibinibigay ng CNS at PNS sa kanya. Ang galing, no? Kaya pag manhid ka, hindi mo nararamdaman. Ibig sabihin, something wrong sa iyong nervous system, class. Kaya kayo, be sensitive. Be sensitive in your parents, baka hirap na sila. Be sensitive sa iyong mga kapatid, baka naiingit na sila.
Be sensitive sa inyong mga teacher na effort sa pag-check na inyong mga papel. Hindi nyo man lang tinitingnan ang kanilang mga love letters. Be sensitive sa akin na lagi akong nagdi-discuss ng ganito, hindi nyo naman pinapanood. Okay? So, sige. And then ito, yung ano, yung itsura, no? So, nakikita nyo yung mga parang ugat-ugat dyan. Even the starfish, the octopus, the lizard, ano to, the insect, the plant, okay, the human. So, they have the network of, ano, nervous system. Yan, ano, ang galing. Galing talaga. And then, the muscular system. So, sino dito yung mga mahihilig mag-exercise at laging ginagawang healthy, si muscular. So, the skeletal muscle is organized from the largest structure, the muscle tissue itself, to its function unit, the sarcomere, or a repeating longitudinal structure that is bound together. Contraction is possible because of the structure organization of protein molecules that made up the sarcomere. So the sarcomere is the what? The muscle tissue, no? Functional unit. So when contraction occurs, yung parang, 'di ba, yung muscle, touch mo yung muscle mo dito, 'di ba? Oh, ano siya yung nagko-contract. Tingnan mo, pag gumaganong ka, oh, nararamdaman mo yung contract. Para siyang lumalaki, para siyang lumiliit, para siyang lumalaki. That is what we call contraction. No? It is possible because of structural organization of protein molecules that makes up the sarcomere. When contraction occurs, the sarcomere shortens and this is reflected in the contraction of muscle. You can ask the student. Nerve impulse transmission is needed to depolarize the cell membrane of the muscle to stimulate contraction. Galing, no? So, yan. So, yung mga mahilig mag-exercise dyan, congratulations! Kami din sa school, alam nyo, nagsusumba kami. Para, even though na medyo napapagod din kami sa mga gawaing pampaaralan, yung pag-check ng papel. Kasi ngayon, hindi pwede yung mga, okay class, exchange your paper, and then after the lesson, after bago lumabas si ma'am, meron na kayong mga scores. Ngayon, kami talaga yung nag-check. Kaya yung pagkakaupo namin, tumatagal ng 2 hours, 3 hours, pagtayo namin, oh, sumasakit na yung balakang namin. Kaya I encourage the teachers in senior high school and everybody in Tongguhi National High School to join the Zumba session. So, tuwing 4 o'clock po hanggang alas 5 sa room ng aming senior high school faculty. So, napakasayang experience. Feeling namin bumabata kami ng ilang buwan kapag kami ay nag-exercise at kami ay nagiging healthy. Ang aming muscular system ay nagko-contract. Kaya naman, nagiging kaming ano, hindi na masakit ng mga balugbog. Yan. Yan. Okay? So, the skeletal system. So, hindi lang muscle ang at bilang muscle ang aming ini-exercise, syempre nandun din ang mga buto-buto ng mga madam, ng mga ma'am. Kailangang maging healthy para mas makapagturo kami ng maayos sa inyo mga anak. So the skeletal system, it provides support and protection. The attachment point for muscle. Yan, sinasabi ko sa inyo. Connected yan dalawang yan, di yan kailangang maghiwalay. The skeletal system provides rigid framework for movement. Kumbaga man sa pagtatayo ng bahay, siya yung mga, ano, steel bar. Tama, yes. Yan, nakaka-relate ang mga construction worker. So, yung mga framework natin na tinatayo bago lagyan ng simento, yon. So, yan yung skeletal system. It supports and protects the body and body parts. Produces blood cells and stored minerals. Yan. So, habang bata kayo, kung kayo ay may resources at kayo ay pinapainom ng gatas ng inyong magulang, inom mga anak kasi ay nai-imbak sa ating mga buto. At later on, pag tumanda kayo, papakinabangan nyo yan. Okay? So, a clam shell is an example of the exoskeleton and the bones and cartilage in a human is an example of the endoskeleton. Bakit siya
endoskeleton dahil siya ay nasa loob. Bakit yung clams, yung mga tapalang, for example, ay tinatawag na exoskeleton? Kasi nasa labas, di ba? Naroon sila sa loob yung laman, tapos nasa labas ang buto. Tayo naman, nasa labas ang buto, nasa labas ang laman. Okay, naintindihan ang terms. An endoskeleton should not be misconceived to be only made up of bones or even in humans. Our skeletons are made up of cartilage. Yung mga cartilage natin, mga anak, yan yung mga laman or mga parts natin na matatagpuan sa ating mga joints. Sino nakakakain dito ng bulalo? Yung mga parang gatil, yun ang mga cartilage na tinatawag. Yan. So while sharks in those skeleton is made up of cartilage, we have different bones which our muscles can pull to create movement. And the different types of joints are responsible for different movements that our body can create. So like for example, nagamit natin na lagi nating pinupull is our knees. Di ba itong ating bao, sabi nga bao ng ating tuhod. So ito ay tuwing tayo lumalakad, tumatakbo, tumatalon, siya lagi ay napupul, no? Kaya very important, pag sumakit yan, talagang heavy ang ating problem. And then itong ating kamay na ating laging ginagamit sa mga paggawa, ano? So very important yung mga joints ng ating mga daliri. Yan, yun ay naku, napaka-detalyado. Pero once na may sumakit na isa dyan, naku, ang sakit-sakit, hindi ka na makatrabaho. Lalo na yung ating mga lola, yung ating mga nanay. Kaya alam nyo, class, be sensitive. Kapag medyo ang nanay ninyo ay lilang na sigaw, o ang lola ninyo ay medyo nangiwit na pag tumatayo, kayo ay maging matulungin. Isang values, isa sa mga values ng Filipino na talaga namang kapakipakinabang ay yung pagiging matulungin, lalo na kayong mga kabataan. Okay? So, we have different bones. Yan, sinabi ko na sa inyo. Okay? So, that is what we call the skeletal system. Okay, so what's more? So in this activity, organ system of an animal body will be given to you. And then, ang mangyayari, ang paborito ng iba dyan, mga boys especially, ay ang ating crossword puzzle. So meron tayong down and across na talaga namang favorite niyong sagutan. So mga anak, ito, sinasabi ko sa inyo again, hindi nyo na kailangang ipasa ang mga sagot nyo dyan kasi may answer keys. So, once na sinagutan ninyo, i-check antemano sa answer key para naman meron kayong self-learning. Kaya nga tayo ay independent learning sa panahon ngayon, kasama ang mga answer key sa mga module para mismong sarili ninyo, you will realize that, yes, dahil nakinig ako sa vlog ni ma'am at nabasa ko sa module, tama ang aking sagot. O, di ba ga? So, palakpakan nyo ang inyong mga sarili kung nakakatama kayo sa mga exercises. Congratulations! Okay. So, the next one,